dahil dito sa 19 ng July, unang lumitaw ang problema ng child labor sa Pilipinas. Iniligtas mga bata na nagtatrabaho sa mga sardine factory ng gobyerno, NGO at mamamayang Pilipino. Pagpasok ng 1990s, so maraming mga successful daw na mga professionals, businessmen, and leaders in our community ay mga child laborers noon na nagsasabi na ang child labor was not a problem. Ngayon, so nag-research ako sa bagay na yan. And sa pag-research ko, nakikita ko na tiyak diyan sa mga pabrika na yan, merong mga batang nagtatrabaho. Ang ginawa ng institusyon, nagkuha doon sa dalawang staff, pumasok talaga sila as a worker talaga. So doon nila naikwento yung 13 years old na galing sila ng Ormoc na 4 o'clock in the morning up to 12 a.m. ang trabaho nila. Then hindi makatarungan yung kanilang kinakain. Napatunayan na totoo yung kwento ng community. Kapag nag-engage ka sa isang economic activity, ang isang bata, naapektuhan ng kanyang well-being, ang kanyang kaligtasan, kalusugan, iyon ay maituturing na worst form of child labor. So sa kasalukuyan ay mayroon tayong 2.1 million na mga bata na mga child laborers sa Pilipinas. 60% ay nasa sektor ng agrikultura. Nakita ng institusyon na ang source pala ng mga batang ito ay galing mismo sila sa sugarcane plantation. Dahil sa depressed ang pamilya, mga mahihirap, syempre maraming mga recruiter, nare-recruit sila. Dahil doon, nag-decide na mag-expansion, pupunta na ng mga provinces. Ang kamalayan, 1995, dinala namin sa Ormoc. Walang kakilala kahit kanino maliban doon sa batang na rescue. Mula doon, nag-organize, nakipagkilala, nakipagkaibigan. Ngayon ay meron ng Eclipse na inuluwal ng kamalayan. Training sa tabang sa Eclipse on child labor and children's perfect. So the service of training, meetings at OSB and then sa mga bata, nabuo na ito ang children's perfect. Kung para guys ng mga activities, pag-o-activities which huwag may tabo sa una. Ako, busy na yun sa ito. So, ako yung encourage ang ating usinan, ako sa ngayon bayan, magpasa o mga ordinansa na maka-eradicate sa child labor natin sa usinan. Ako'y dating child labor sa sugarcane plantation. Nag-start ako ng pagtatrabaho sa tubo 8 years old. Kahit mainit yung panahon, nandun kami 8 to 10 or 12 hours, nandun kami sa tubuhan niyan, nagtatrabaho. Mga sublat-sublat ko doon nung panahon nung nagtatrabaho pa kami sa tubuhan, malaki yan kasi tignan mo kahit 32 years old na ako ngayon. Hindi ba yan nawawala? Malaki tsaka mahaba yan doon talaga. Mga dalawang buwan din siguro ako niyan hindi nakapag-aral. Absent sa school kasi dahil dito sa mga sugat-sugat na yan. Minsan, parang hindi namin yun naiisip na dapat pahalagahan yung pag-aaral until such time na merong values orientation na dinidiscuss sa amin na habang binibigyan ka ng educational assistance, yung iyong attitude mo ay minumold din na dapat maging responsable ka. Ngayon ay nagbibigay kami ngayon ng educational assistance para maipagpatuloy din yung sinimulan ng Kamalayan Development Foundation na iniwanan sa amin. Pero yung mga bata, kami doon pinagsikapan na maipagpatuloy.
merong target ngayon ng government to withdraw 630,000 children from child labor by 2022 and 1 million children by 2025. At iyon ay commitment natin sa Sustainable Development Goals. Commitment natin yun sa buong mundo. Ang mga batang ito, para magkaroon ng decenteng trabaho, dapat sila ay nasa eskwelahan. Nai-enjoy nila lahat ng kanilang karapatan. Para paglaki nila, magkaroon sila ng decenteng hanap buhay. So ano yung kulang doon sa pamilya? So kulang sila ng income generating activity. So we provide that in livelihood through our livelihood program. Meron din tayong sagip batang manggagawa, quick action team. Ang mga key players dito, ang DOLE, ang DSWD and law enforcement agency. Meron din tayong kampanya sa child labor free establishments. It's a written policy that they will not engage in child labor, and so we certify them as a child labor free establishment sa private sector. Dapat hindi nagtatrabaho yung mga bata. They should not work in fields, no, but on dreams. So education is the best anathema to child labor. Nag-umpisa nga doon sa factory ng sardines, na-aware na yung mga tao buong Pilipinas na meron pala talagang ganitong child labor. Yun yung naging eye-opener yung tungkol doon sa pabrika ng sardines. So kung ako, malaya ako, maswerte ako. Ihabang yung mga manggagawa na napagsasamantalahan, hindi sila malaya. Di rin nila alam kung saan sila tatakbo, bagamat alam nila na naapi na sila. Kaya ganun yung pagnanais ko na makatulong sa kanila. The lesson na tangay-tangay ko hanggang ngayon, dapat ipinapaalam pala sa mga bata sa kanilang murang kaisipan na meron silang karapatan na dapat tamasain ng lupus. Mahalaga talaga na namulat kami tungkol sa karapatan ng mga bata at yung responsibilidad din ng pagiging bata. Kasi ito yung naging stepping stone namin para magkaroon ng pangarap na hindi lang hanggang sa tubuhan, kundi mangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan at makatulong din sa aming magulang at sa ibang mga bata. Hindi ito matatapos sa isang rescue operation, hindi ito matatapos sa isang, let's say, press release or TV interview, hindi. Tuloy-tuloy ito, mahabang gawain ito. Kaya saludo ko sa lahat ng mga kumilos, kumikilos at kikilos pa lang para sa karapatan ng mga bata. Isang dakilang gawain. Kaya padayon.